Back dito pa rin po sa Pinoy MD. Ngayon naman, as promised, ang inyo pong mga katanungan ang bibigyang daan para po naman masagot yan ng ating si Dr. Jean. First question, Doktora, mula kay Giovanni Castaneda Dioses. Ang tanong, pwede ba daw ipatanggal ang balat sa mukha? Giovanni, thank you sa iyong katanungan. Actually, may iba't ibang balat, no? May balat na pigmented o yung nangingitim or kulay itim or kulay brown. At meron din namang kulay pula. Yan yung mga vascular lesions. So, kung tinatawag na merong kumbaga na mga vascular or vein involvement na tinatawag, no? So, depende yan, of course, kung anong klaseng balat meron ikaw, no? Kung yan yung mga pigmented na mga lesions or pigmented nevus na tinatawag, ay pwede yan tanggalin by means of laser or pwede rin yang i-surgery. At kung meron namang vascular involvement or yung mga tinatawag na vein involvement, no, ginagamitan rin yan ng lasers na ibang klase naman, no, mga lasers for or mga tinatawag na vascular lasers, no. Ang importante lang ay masuri talaga kung anong klaseng balat meron ka at kung saang area ito located. Dahil dyan nakadepende kung anong treatment ang nararapat para sa iyo. Ito naman, mula naman kay Kagawan C. Dether. Papaano maalis ang plantar warts? Dether, thank you sa iyong question. No? Yung mga plantar warts actually ay sinusunog. May iba't ibang paraan para ito'y sunugin. Number one, pwede itong sinugin by using a liquid, no, cold, mga salicylic liquid, no. Yun nga lang, kapag sinunog mo ito ng salicylic, pwedeng masunog din yung normal parts of the skin, no. So dapat very careful bago ito gamitin at dapat talaga may supervision ng isang doktor. Pangalawa, sinusunog din ito using yung pinaka-common ways of removing plantar warts, yung electrocautery, using heat naman ito, no. At ang pangatlo ay sinusunog din ito using gas naman, no? Using carbon dioxide laser. And of course, pwede rin naman itong finifreeze, no? Or finifreeze ito using cryotherapy, no? Ginagamitan ito ng tinatawag na liquid nitrogen, no? And of course, kailangan mong tandaan na ang plantar warts ay isang viral infection. Kung kaya't ito'y pwedeng makahawa, no? Pwedeng mahawa rin ang iyong kamay, kaya avoid touching the plantar wart. Pwede itong matransfer sa iyong kamay. And of course, dapat magpa-boost or magpalakas ka ng iyong resistensya para malabanan mo itong mga viruses na ito. Eto naman mula kay Rosaida Desilio, ano ang tinatawag na dagulabay? Ano nga ba? Ang tagulabay, Rosaida, ay tinatawag ding hives o urticaria, no? Ito ay isang allergic reaction to an allergen or a skin reaction to an allergen. Whether it be in the form of food, drugs or gamot, or temperature changes, kung sobrang init, sobrang lamig, pwede ring infection sa loob ng katawan at sa mga bata commonly dahil sa parasites, no? Or may mga bulate sa katawan, no? So ang itsura nito actually ay ito'y namumula, nakaalsa, or namamaga, no? Usually maliliit lang at kapag ito'y nagdikit-dikit, pwedeng lumalaki, no? Biglaan itong lumalabas pag ikay na-expose sa isang allergen at minsan may kasabay nito na may swelling na around the eyes and around the mouth. Ito yung dapat talagang binabantayan na kapag nagkaroon ng swelling dito sa throat area. Diyan kapag nagkaroon ng swelling, pwedeng hindi makahinga, no? So kung kaya't nakaka-experience ka nito, ay dapat talagang pumunta ka na sa emergency room or kung meron ka naman lang tagulabay na walang mga difficulty of breathing o hirap sa paghinga, ay pwede ka nang pumunta sa dermatologist para usually binibigyan niya ng antihistamine, no? At mga anti-allergy medications. So of course, you have to determine also kung anong nagkukos ng yung tagulabay. Prevention is still the best.